Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang espiritu upang maging isang katawan, ay pinainom sa isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa ay bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa simbahan, una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta at ikatlo ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gagawa ng mga kababalaghan, mga magpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa at mga magsasalita sa iba't ibang wika. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro, hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga kababalaghan, magpagaling ng mga may sakit, magsalita ng iba't ibang wika o magpaliwanag nito. Kaya't buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mga Kristiyano sa Korinto ay hindi nagkakaisa. Isa sa dahilan ay ang kanilang pagkakampi-kampihan sa mga taong naglilingkod sa kanila. Ang iba ay panig kay Pablo, ang iba naman kay Apollos at ang iba kay Cephas o kay Pedro. Ang isa pang dahilan ng kanilang di pagkakaisa ay dahil sa inggitan tungkol sa mga biyaya ng Diyos. Mas gusto nila ang mga biyaya na nakakatawag ng pansin, tulad ng gift of tongues, ang kakayahang magsalita sa iba't ibang lingwahe. Ipaniniwalag ni Pablo ang pagkakaisa ng simbahan. Tayong lahat ay nabibilang sa katawan ni Kristo. Ang katawan ay binubuo ng iba't ibang bahagi na may iba't ibang kakayahan. Iba ang nagagawa ng paa kaysa dila o ng puso kaysa tenga. Pero bawat bahagi ay may iisang buhay lang. Ang buhay sa mata ay siya ring buhay sa paa. Ang lahat ng bahagi ay iisang katawan lang. Ganun din tayong nabahagi sa katawan ni Kristo. May iba't ibang kakayahan tayo at iba't ibang biyaya. Ang iba ay apostol, ang iba ay guro, ang iba ay magaling magsalita, ang iba ay may gift of tongues at ang iba naman ay may gift of healing. Ang lahat na yan ay galing sa iisang espiritu ng Diyos at nagpapapatatag sa isang katawan ni Kristo. Ang simbahan ay isa sa marami. Marami ang nabibilang sa simbahan. Kaya nga tayo ay Katoliko. Hindi na ito ibig sabihin na universal. Binubuo tayo ng lahat ng lahi at ng lahat ng tao. Ang mga ito ay may kanya-kanyang ugali, lingwahe, kultura at kagalingan. Pero iisang simbahan lang tayo. Ito ay tumutulong sa buhay ng simbahan sa iba't ibang paraan. Kaya ang ating pagkakaiba ay hindi dapat maging dahilan ng paghihiwalay. Igalang natin at pahalagahan ang bawat gift
Kasi ang gift to one is a gift to all. Lahat naman tayo ay nakikinabang sa galing ng mga miyembro natin. Kapag ang isa ay magaling umawit, ay enjoy natin ang kanyang boses. Tayo nakikinabang sa gift of leadership ng isang member ng simbahan. Kaya hindi na dapat mainggit sa gift ng iba at sikapin natin na gamitin at i-develop ang ating gift upang ito'y makatulong sa lalong nakararami. Salamat o Diyos sa maraming biyaya na binibigay sa amin sa simbahan. Talagang maraming biyaya ang natatanggap namin sa simbahan kasi ang biyaya sa isa ay pinapakinabangan ng lahat. Tulungan mo ako na maging generous din sa pagbabahagi na iyong gift sa akin upang makinabang din ang lalong mas maraming miyembro ng simbahan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.